Isang malupit na araw mga pogi, narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang kwentuhan sa One Piece. Ngayon ay pag-usapan natin kung kailan nakilala ni Kobe si ex-Drake sa One Piece. Hindi lang sila basta kasamahan sa trabaho, sasabi natin na sila ay matalik na magkaibigan. Para sa nagbabasa sa manga, nalaman natin mula pa noong chapter 956 na sina Kobe at ex-Drake ay mga miyembro ng lihim na grupo ng Navy na Sword. Nakita rin natin na nag-report itong si ex-Drake kay Kobe. Well, hindi lang yun. Nakita rin natin sa chapter 990 na sinabi ni Kobe kay ex-Drake ang tungkol kay Luffy. Tila ay pinapahiwatig nito na hindi lamang sila basta magkasamahan. Maaaring si Kobe at ex-Drake ay close na sa isa't isa at napag-usapan na nila ang tungkol kay Luffy. Ngunit kailan talaga nakilala ni ex-Drake itong si Kobe? Kung titignan natin ang disenyo ni Kobe sa chapter 990, pagkatapos ng time skip, ang kanyang buhok sa likod ay bahagyang mas mahaba at nag-tapered na rin. Siyempre, maaring hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Maaring nagkita na sina Kobe at ex-Drake mga ilang buwan na at doon pa lamang nila napag-usapan itong si Luffy. Siyempre, maaring hindi ito face-to-face na pag-uusap nila bagkus ginamit ni Kobe ang Denden Mushi para kausapin si ex-Drake tungkol kay Luffy. Mula sa mga nakita natin ngayon sa mga episodes ng manga at anime, pagkatapos maging isang miyembro ng grupo ni Kaido itong si ex-Drake, ay palaging nasa Wano na siya. Bagaman ay pwede pa rin siyang umalis sa isla katulad ng pag-handle niya sa problema kay Karibu. Sa kabilang banda, nagdududa ako na si Kobe ay naging miyembro na ng Sword bago pa man ang Marineford Arc. Sa tingin ko ay na-recruit lamang si Kobe matapos niyang ipakita ang kanyang tapang sa pamamagitan ng paghingi kay Akainu na itigil ang giyera. Kaya malamang si ex-Drake at Kobe ay maaaring ipakilala lamang pagkatapos ng time skip bago opisyal na sumali si ex-Drake sa pangkat ni Kaido. Pakiramdam ko rin ay dati ng Marine itong si ex-Drake at siya ay naging isang pirata at naaayon ito sa plano nila. Pagkatapos na ma-recruit itong si Kobe ng Sword ay ipinakilala na siya kay ex-Drake. At isa pang posibilidad, ginagamit ni ex-Drake ang kanyang katayuan bilang isang Toby Ropo upang magnakaw ng mga impormasyon sa Wano at paminsan-minsan ay nakikipagkita siya sa mga Sword members. Sa kasong yun, ang pagpupulong ni Kobe at ex-Drake ay maaring maganap hindi bababa sa isang taon bago magsimulang magtipon ang mga Straw Hats. Pero sino talaga ang nag-recruit kina ex-Drake at Kobe? Pag-usapan natin kung sino ang kanilang pinuno. Sa ngayon ay mistero pa rin ang grupong ito. Ngunit sa ngayon, ang masasabi natin na pinakahinala sa lahat ay itong si Sengoku. Alam natin na maraming mga espiya itong si Sengoku, katulad na lang ni Don Quixote Rocinante. Sa kaso na ex-Drake, siya ay nasave ng mga marine sa isla kung saan namatay si Rocinante. Gumawa ng plano si Sengoku upang atakihin na doon ang mga grupo ni Doflamingo. Bilang karagdagan, si Sengoku ay malinaw na nasa Marineford. Nakita dito ni Sengoku ang determinasyon ni Kobe nung nakipag-usap siya kay Akainu upang tapusin na ang giyera. At pagkatapos nga ng digmaan ay nirecruit siya ni Sengoku. Si Sengoku ay may mabuting hangad para sa Marines. Nais niyang panatilihin ang hustisya ngunit hinahadlangan siya ng world government tulad ng nagpas siya ang world government na huwag ipahayag ang pagkasira ng Impel Down at huwag magpakalat ng mga poster tungkol dito. Kaya maaari mong isipin na si Sengoku ay nais niya na magkaroon ng isang lihim na grupo upang mapanatili ang hustisya ng walang interbasyon sa world government. Kaya't si Sengoku ay ang nag-recruit kina ex-Drake at Kobe bago pa man magsimula ang kwento. Pagkatapos, siya ang nagpakilala kay Kobe kay ex-Drake. At yan ang aking tsorya guys, kung paano nakilala ni Kobe si ex-Drake at kung sino ang kanilang pinuno. So ano sa tingin nyo guys ang masasabi nyo sa video kong ito? Mag-comment lamang kayo sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood! Thank you so much mga pogi, kung nagustuhan ninyo ang videong ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel.
Don't forget to hit the bell button for our latest updates.